Alan, kumusta na yung kalagayan ng ating mga kababayan dyan at gaano nakarami yung mga nagkakasakit dahil sa oil spill? Aga, bagamat maraming naiulat na mga residenteng nagkakasakit, ang karamihan dito, aga, minors complain lamang at ang ilan sa kanila ay recovered na. Umabot na kasi aga sa 81 ang bilang ng mga nagkakasakit dahil sa oil spill na nangyari sa Oriental Mindoro. Karamihan sa mga ito ay mula sa coastal barangays na apektado ng pagtagas ng langis mula sa MT Princess Empress na lumubog 9 araw na ang nakakalipas. Pinakamaraming bilang ay ang bayan ng Pola na may 79 na nagkakasakit at isa sa Nahuan at isa sa Calapan City. Karamihan sa mga idinadaing aga ng mga residente ay ang pananakit ng lalamunan, pagkahilo, LBM, pagsusuka, skin rashes, asthma, eye irritation, back pain, lagnat, hirap sa paghinga at pananakit ng ulo. Base na rin aga sa datos na inilabas ng Provincial Health Office, nasa 23 ang minor de edad ang nagkasakit, 15 senior citizen habang 43 naman ang may edad 18 hanggang 59 na taong gulang. Kabilang dito aga sa naiulat na nagkasakit si Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor na nakaramdam ng eye irritation nang ito ay bumisita sa bayan ng Pola pero marked as recovered na. Minsan ang sinabi ng Department of Health, OIC at Secretary Maria Rosario Vergere, ang paggamit ng face mask sa mga residenteng nakatira sa baybaying dagat mula sa affected areas dahil sa masamang epekto nito sa sino mang ma-expose sa tumagas na langis. Aga kung saan naging mandato rin ito ng provincial government ng Oriental Mindoro. Hindi po ang kalaban natin ngayon kung ba't magmamask ay COVID. Ang kalaban natin ngayon ay yung hangin na may dalang fumes from the oil spill. Lalo na po yung may sakit sa baga, sakit sa puso. Aga, gusto lang din natin ipaalalang muli sa mga residente dito sa Oriental Mindoro na hindi rin basta-basta pinapayagan ang sinuman na maligo sa dagat. Ito ako ng advisory araw-araw. Pag po pinayagan na ng gobernador na yung mga areas ay pwede ng paliguan, ito po ay ayon sa test results na ilalabas ng DENR at ng Department of Health. Ang mga senior citizen may sakit sa baga at puso ay inirekomendang mailayo sa apektadong lugar ng oil spill ng mahigit 100 metro. Kung magkagayon, mapipilitang magpatupad ng forced evacuation ang pamahalaan kung mas lalala pa ang kaso ng mga nagkakasakit. Ini-enjoy lang natin yung ating mga BDRRM Ocean Barangay na ilayo more than 100 meters. The farther, the better. Only four, the seniors and with comorbidities. Ngayon, kung ang test result na ilalabas sa DENR mamayang alas 4 o ni DOH ay hindi talaga maganda, then we will be forced to order forced evacuation. Only for those areas na may oil spill sa tabi ng shore. Aga, dagdag pa ni Governor Dolor, nakahanda naman sa anumang oras ang mga evacuation center kung kinakailangang pwersahang ilikas ang mga matatanda at ang mga comorbidities, ngunit pag-uusapan pa ito ng mga nakakasakop na local government units sa lugar. At kanina nga aga ay tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda ng lokal na gobyerno para sa mga apektadong residente. Kanina ay tumungo ang IMT para maghatid ng tulong sa Isla ng Maasin at Liwagaw sa bayan niya ng Bulalakaw kung saan may dala sila ng 500 galong tubig na malinis na inumin para sa mga residente at saka 144 na food packs para sa mga apektadong pamilya. Aga. Alan,
Kumo itong forced evacuation ay pinag-aaralan pa lang, ano yung programa na inia-apply doon sa mga nagkasakit at naka-recover na, no? Kasi kung wala rin namang pagbabago, kasi yung mga naka-recover, maaaring maulit lang din yung kanilang karamdaman. So ano yung program na ginagawa dito ng LGU? Una aga, minomonitor nila yung kalagayan ng mga napaulat na mga nagkakasakit. At tinitingnan nila doon kung sino yung maaaring magkaroon ng komplikasyon. At sa kanila i-recommend na ilikas at ilagay sa malayong lugar, 100 metro mula dito sa coastal area na apektado ng oil spill, para na hindi na nga maulit itong maulit magkaroon sila ng sakit. At isa rin sa mga ipinaghahanda nila aga ay itong evacuation center na paglalagakan kung sakaling lalala ang sitwasyon ng, at dadami pa ang mga residenteng magkakasakit. Gayun din, magdedepende pa rin ito aga sa magiging resulta din kung saan pagbabasehan rin ng LGU yung test result ng tubig, ng hangin na nasa apektadong lugar. Okay, maraming salamat, Alan Manansala.